Maraming salamat, magandang gabi po sa Lindan. Ay ang pagkakaisa. Magandang araw guys, welcome back to my YouTube channel. Guys, kinakabahan na nga ba tayong mga ka-BBM dahil maraming mga tao sa caravan ni Lenny Robredo. Yun yung ating nabumatras maririnig guys ngayon kasi lahat ng mga ni Lenny Robredo, maraming tao. Kaya sabi, kinakabahan na daw tayong mga ka-BBM dahil sa mga rally-rally nila na. Kinakabahan nga ba tayo guys dahil maraming supporters ang pumunta daw sa ano ni Lenny. Lalo na yung latest ngayon kaya sa Pasig. Mayroon daw 150,000 na ano, supporter doon sa rally ni Lenny Robredo. Kaya kinakabahan na daw tayo mga ka-BBM. Ang tanong guys, totoo nga ba kinakabahan na tayo mga ka-BBM dahil nga sa mga libo-libong supporters na pumunta sa caravan ni Lenny Robredo daw. Pero sa totoo lang guys, bakit nga ba hindi nila alam, hindi pala tayo kinakabahan kasi alam na natin. Bakit tayo hindi kinakabahan hindi naman lahat ng supporters na hindi naman lahat ng pumunta sa rally ni Lenny Robredo ay 100% na talagang butante niya. Kasi nga, pumunta lang naman yung iba doon sa kanyang rally dahil nga nandun yung mga artista. Ikaw ba naman nandun yung idol mong artista, tapos libre pa yung concert, may pakain pa doon, may libre sakay pa, hindi ka ba pupunta doon sa caravan na yun? Siyempre, kahit ako, kahit hindi ko ibuboto sa Lenny Robredo, ikaw nandun yung aking idol na artista, ay talagang pupunta talaga ako. Kasi hindi naman ako mamamasahin, may libre namang sakay. So, ba't ba ako pupunta? Bakit ba ako hindi pupunta, di ba? So pupunta talaga ako doon kahit hindi ako supporters ni Lenny Robredo. Isa pa, lahat ang pumupunta doon, hindi lahat registrado. Kasi meron doon pumupunta mga bata pa. Mga 13 anos pataas, mga 16 anos, 17. Kasi nga nandun yung mga artista na gustong-gusto nilang makita. Ayun bang mga yun, butante pa yun ni Lenny? Hindi, di ba? Kaya hindi nila masasabing takot tayong mga supporters ni BBM dahil nga sa libo-libo at ang libo pumupunta sa kanyang rally. Kaya yung mga rally nila ganun, napakadami nga daw. Isa pa, ang pumupunta sa kanyang rally, kagaya na lamang nung sa Pasig. No? Napasearch ako sa Google sa Pasig kung ilan ba ang mga butante doon. Kaso hindi ko makita kung ilan ang butante ng Pasig. Ang nakita ko doon ang kabuang populasyon ng Pasig. So ang Pasig meron siyang, as of 2019 yata yung nakita ko, meron siyang 800,000 na population ng Pasig, no? So 800,000. So meron po pumunta 150,000. So meron pong 650,000 na hindi pumunta. So kung kukompute natin, mag mathematician tayo, kinompute natin ngayon, no? Yung ilang percent ba yung pumunta dun sa ano ni Lenny Robredo sa kanyang rally. Hinakita natin. Ganun nga. So kinumpute natin, nasa 16% yung pumunta sa kanyang rally. No? Ganun, hindi ba? Na ganun yung, hindi ba baba, hindi tataas sa 20, nasa 16 pataas. 16%. So ibig sabihin, tama yung nasa survey guys. Nalamang si Bongbong Marcos at 16% lang ng ano ni Lenny, nasa 20 yung kanyang boto, nasa 16 to 20% yung kanyang boto sa survey. Kaya kung titingnan mo, ay tama nga yung 16% sa survey, di ba? Kasi nga 150,000 yung pumunta sa Pasig, 800,000 yung ano. So nasa 16% lamang yung pumunta sa kanyang survey. So talagang lalo tayong hindi kinabahan yan kasi kung talagang marami siyang supporters, hindi sana nandun lahat yung supporter. Nandun lahat yung 500,000 na pumunta na yan. Hindi kagaya ng mga rally-rally ni BBM na mga legit yung kanyang mga nagpupunta sa kanyang rally. Kasi sa daan pa lang, papunta pa lang si BBM sa kanyang rally guys, may mga nag-aabang na. Kapag nakita natin yung mga video ni Lenny, pupunta siya sa kanyang rally, sa caravan niya. Walang nag-aabang sa kanya, walang
abang na supporters niya, hindi kagaya kay BBM. Sa kalsada pa lang talagang nandun na. Sinasalubong na siya ng kanyang mga supporters. Bukod pa yung nandun mismo sa B. Maraming salamat! Magandang gabi po sa Linnan! Ay ang pagkakaisa. Siya talaga dapat ang namumuna sa survey ngayon. Pero dahil nga alam naman niya na yun ay yung boto na yun ay hindi legit. Kaya di ba wala pa nga siyang balak na maging presidente kasi alam niya sa sarili niya na yung nagpanalo sa kanya dati ay smart magic, hindi totoong butante. Eh bakit tayo kakabahan? Sila ngayon ang, sila ang kinakabahan ngayon guys. Dahil kulilat na kulilat sila sa boto, kaya lahat na ginagawa nilang lahat ng klaseng pangalan at tinadama niya nila yung artista. Si Ariana Grande daw nag-tweet na nagdaka ng rally ni Lenin. Na si Ariana Grande naman kasi talagang thank you, di ba? At tinamay na nila yung mga international singers guys para lang talagang masabi na sikat si Lenin Obrador. Pero kasi hindi nila madadaya yung tao. Ang totoong butante, yung sa sinosurvey kasi yun talagang legit na butante na siya nag-aano ng mga survey na yan. Yun talaga yung tinatanong nila yung mga butante. Sino ang kakabahan na yun? Tayo ba ang kakabahan ng mga ka-BBM? Siyempre sila pa rin mga ka-pink lawat kasi niloloko lang nilang sarili nila. Nalita ka? Niloloko na? Nalita? Picture ka? Nagbisita guys. Nagbablog ako, vlogger. Nagbubalag lang sa akong sikat na vlogger. Meron akong 10 million followers. Meron na? Ganda naman mo. Yes, tapusin na natin yung ating vlog kasi yun na lang ang ating vlog na about. Ito, tatanong ko pala ito. Sino bang, ano mo, si Lenny o si Bumbong? Bumbong. Oo, oh, guys. So, kakaano, Bumbong to nilang kami dito, guys, sa company. Nasa, ilan tayo Pilipino dito? Tatlo. Walo, siyam. Tatlo, siyam. Lahat kami, guys, BBM, walang Lenny dito. Kaya legit na legit yan. Bumbong tayo. Okay, guys, maraming salamat.